Yo, what's up, what's up? It's your boy RG is in the house. Yo, nandito na naman po yung tagapagbantay at muli na naman tayo magbibigay ng isang reaction and review video mula kay Kaalaman, mga kabantay. At kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Kaalaman, ay mag-subscribe na po kayo, mga kabantay. At ganun din po sa Top Guard TV. Ang katinuteng ako na kaya. Ganun din po sa Top Guard TV, mga kabantay. At medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-review ng videos ni Kaalaman. At ito yung nahalungkat ko sa kanyang mga napakatatagal na mga video. Ito yung isa sa mga una-una niyang video. At ang title neto or description neto, 5 bilyonaryo yung mas kuripot pa sa'yo. Ayan, mga kabantay. Kaya siguro nagsiyaman itong mga tao na to sa sobrang kuripot nila. Pero malaman natin dito, mga kabantay, yung istorya o kwento nila na bahagya, konti lang. Alright, umpisahan na natin to. At baka umpisahan pa ng iba. At kung gusto niyo po ng mga klase ng video na reaction na review video na para meron kayong kakwentuhan, ay dalaw lang po kayo sa Top Guard TV, mga kabantay. At kung ayaw niyo naman, ay makikita niyo po ang content link ni Kaalaman sa ating description box. Alright? Umpisahan na natin ito, mga kabantay. Eto na. Ayan o, 5 bilyonaryo yung mas kuripot pa sa'yo. Alright. Guys, and welcome back to Top 5 Philippines. Mm-hmm. In today's video, we will gonna be talking about top 5 billionaires that are cheaper than you. And before we start, mga kabantay, nananig niyo naman kung paano magsalita si si Kaalaman. Medyo matagal-tagal na tong video niya na to. And iba yung pananalita niya dito. May English pa. Don't forget to subscribe, and if you have any suggestion, you can just comment down below. And without further ado, guys, let's do it. Ang pagiging kuripot ay isa na yata sa nakakagawian nating mga Pilipino. Mm-hmm. Ang iba ay sinasabing pangit ang ugaling pagiging kuripot, at ang iba naman ay sinasabing ang dahilan ng kanilang pagiging may kaya sa buhay ay dahil sa pagiging kuripot. Pero dumaan ba sa isip mo na meron kaya mga taong kahit mayaman at bilyonaryo na eh, kuripot pa rin? Kaya ito ang 5 milyonaryong mas kuripot pa sa'yo. Mm-hmm. Number 5. David Sheraton. Siya ay may net worth na humigit kumulang $6 billion. Wow. Hindi niya nakuha ang pagiging mayaman sa pagtatabi ng mga sahod niya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Tulad ng ibang tao, marami siyang ginawang investment sa iba't ibang kumpanya. Isa na rin siya sa mga unang nag-invest sa isang di kilalang internet startup noon na kung tawagin ay Google. At pagkatapos noon, ilang mga kumpanya na rin ang kanyang tinulungang maging successful gamit ang kanyang yaman. Ginugupitan niya ang sarili niya at hindi siya mahilig sumakay sa mga first class seat na mga paliparan, at mas gusto niya rin magsuot ng simpleng pantalong maong at t-shirt kesa sa mga mamahaling damit. At kung hindi mo siya yung kuripot na, no? Sarili niya, ginugupitan niya. Tapos hindi siya sumasakay ng mga first class, no? Kahit ganun siya kayaman. And ano pa to? Hindi siya, yung mga klase ng mga bilyonaryo talaga, simpleng-simplihan lang yung mga suot nila. Hindi sila nagsusuot ng mga talagang Uy, teka lang. Malakas yung Ang lakas nun. Anong klase motor kaya yun? Mga bilyonaryo talaga o mayayaman talaga, simpleng-simple lang yung mga suot nila. Hindi sila nagsusuot ng mga higit na nagbabike sa kanya. Mga katulad ng mga Amerikana, ganyan, kung lalabas sila, no? O kaya yung mga talagang, yung mga damit nila is hindi branded talaga, na mga katulad ng mga CK1, mga ganyan. Mga simple-simple lang, damit lang talaga, no? Yung sinusuot nila. Yung mga kapitbahay, makikita mo siya nagda-drive ng 1986 Volkswagen sedan o mas kilala sa atin bilang Kotseng Kuba. At ang pinakamalupit pa dito, base sa kanya, hindi lang daw isang beses niya ginagamit ang kanyang teabag. Alam naman natin na hindi naman talaga ganun kalaki ang matitipid niya rito, pero ito ay kanyang nakagisnan at isa daw ito sa maliit na tip para makatipid. Number 4. Azim Premji. Grabe, no? Pati teabag eh. Sa mga tsaa. Ilang beses niya daw ginagamit yun, hindi lang isa, mga abantoy. Ang Wipro ay isa sa mga top tech company ng India. Nagsimula ito noong 1940 bilang tagagawa ng cooking oil na naging tech company noong lumipas ang mga panahon na siya namang dahilan ng biglang yaman ng chairman ng kumpanya na si Azim Premji. Kahit siya ay may net worth na $7 billion, hindi niya hinahayaang may mga ibang tao na humawak sa pang-araw-araw na business deal ng naturang kumpanya. Wala siyang luho sa kotse, kaya ang kanyang napiling ride ay lumang Toyota para sa pang-araw-araw na transportasyon. Tayo, no, bilang mga simpleng tao, hindi tayo mayaman o tayo mga wala o makakapos sa pera.
gustong-gusto talaga natin makabili ng mga ano, you know, mga kotseng magaganda, mga garang sasakyan, bahay na maganda, yung mga damit natin. Ba't kaya ganun, no? Kung sino pa yung mga ano, no, yung mga taong mayayaman talaga, sila pa yung ano, hindi nagbibihis ng pangmayaman, you know? Dapat pala, dapat siguro ganun din ang natin, you know? Maging thinking natin na hindi naman, siguro hindi naman natin kailangan yan sa kanila lang yan. Kung magkakaroon tayo extra siguro, ganun na lang siguro. Ganun siguro ang dapat natin maging thinking, na sila hindi. Ang thinking nila, ano lang naman yan, material na bagay. Parang ganun ang thinking ng mga may material na bagay lang yan. Kaya kong bilhin niya, pero wag na lang. Dito na lang ako sa mumurahin. Parang ganun yung nila, no? Thinking nila, no? At kung wala rin siya sa mood mag-drive at sumakay sa sarili niyang sasakyan, mas pinipili nitong sumakay sa mumurahing tricycle na isa sa mga pangunahing transportasyon ng bansang India. Kinokontrol niya ang bilang ng toilet paper na nagagamit sa loob ng kumpanya, at lagi niya rin pinapaalala na magpatay lagi ng ilaw kung ito ay hindi kailangan. Kaya imbis na sayangin ang pera sa mga... May kilala kong ganun, lagi pinapatay yung ilaw. Nanay ko ganun. Lagi pinapatay yung ilaw. Patay may ilaw dyan, patay may ilaw dun. Ganun katipid. Since sa utilities ng kumpanya, nagdo-donate na lamang siya sa mga charity sa kanyang lugar. Nakapagtayo na rin siya ng sariling universidad para makatulong sa kanyang mga kababayan at makakuha ng magandang trabaho. Number 3. Ayun pa, no, mga kabantay, no? Silang mga mayayaman na mga bilyonaryo. Kaya hindi sila siguro bumibili ng mga mamahaling gamit. Yung siguro yung naiipon nila o yung mga ano, yung pambibili nila nun, parang itinutulong na lang nila, no, sa mga charity. Parang mas ano pa sa kanila yun, eh. Parang mas makaagaan pa sa kanila yun. Mas maganda pa sa kalooban nila yung ganong klase ng ano. Yung sa charity nila ibibigay kaysa ibibili nila ng mga luho, no. Ganon yung ano nila, no. Ibang klase yung thinking ng mga mayayaman, no. Sana maging ganon yung natin, no. Pag-iisip natin. Hindi natin kailangan yan. Dito na tayo sa mura, no. Bumili na lang tayo ng ganito, bumili na lang tayo ng ganyan, yung hindi ganyan kamahal. Kasi masusuot din naman natin, eh, o makakain din naman natin, pagkain din naman yan. Siguro ganyan yung thinking nila, no? Mark Zuckerberg. Mm. Kilala nating lahat si Mark Zuckerberg. Mm-hmm. Alam din natin na siya ang founder ng Facebook. At kahit na may iba't ibang kontrobersya na bumabalot sa kanya, siya pa rin ang mukha ng Facebook at nananatiling matatag sa kanyang bawat laban. Siya ay may network na $77.6 billion. Marami siyang ari-arian. Malimit dito ay ang mga bahay-bahay. Mayroon pa nga siyang bahay na nagkakahalaga ng $7 million. Mm-hmm. Pero para sa isa sa mga pinakamayamang tao sa bansang United States, hindi siya nagpapasilaw sa mga mamahaling gamit tulad ng damit. Sa mga interview, malimit natin makita siyang magsuot ng t-shirt na basic brand lang. At kung kotse lang din ang pag-uusapan, siya ay nagmamaneho ng 2014 Volkswagen GTI. At imbes na gastahin niya ang kanyang ari-arian sa mga mamahaling sasakyan, mas pinili niyang mag-donate ng limpak-limpak na salapi sa iba't ibang mga charity. Number 2. Halos pare-pareha sila ng ano, no, ng mga ang tawag dito, pare-pareha sila ng klase o style ng ano, pamumuhay. Yung kotse nila hindi ganun kaganda, tapos nagdo-donate sila ng mga limpak-limpak na salapik sa kung saan-saan charity. Alam niyo, merong ano, eh, parang ginagawa nila, parang tithes. Pero itong mga tao na to, hindi ko alam kung naniniwala sila sa Diyos, no, or sumasamba rin sila kay ano, Jesus Christ, or hindi ko alam, eh. Basta itong mga tao na to is nagbibigay sila. Parang alam din nila siguro sa sarili nila, no, na kapag nagbigay ka mas babalik sa iyo ng mas doble pa. Parang sigurong ganun ang thinking nila. Sa akin lang yan, ah. Sa akin opinion lang. Buffet. Lagi siyang nasa top 10 ng pinakamayamang taong nabubuhay sa mundo. Mm-hmm. Siya isang chairman at CEO ng kumpanyang Berkshire Hathaway, isang holding company na may napakaraming businesses na hawak sa bansang United States. Mm-hmm. Idagdag mo na rin dito ang kumpanya tulad ng bangko at mga paliparan. Akalain mo siguro na siya ay naniniraan sa mansyon na kung saan ang nilalakaran mo ay ginto at tabi ng napakagandang dagat.
nagkakamali ka. Noong 1958, bumili siya ng 5-bedroom house sa lugar ng Nebraska. At hanggang sa kasalukuyan, siya pa rin ay doon naninirahan. Kesa i-prepare ng 5-star chef at magpunta sa mamahaling restaurant, nagda-drive-thru na lang siya sa McDonald's papasok sa kanyang trabaho. At imbis na bumili ng mga bagong sasakyan, mas ginusto niyang bumili ng mga second-hand na mga kotse, yung mga tipong may mga tama na para makuha niya ito sa murang halaga. Siya rin ay nagdadamit ng normal na animo isa siyang principal sa isang paaralan. O di kaya iba yung ano, you know, ibang style ng mga mayayaman sa ibang bansa eh. Iba yung style ng mayayaman dito sa Pilipinas. Yung style ng mayayaman dito sa Pilipinas, ano eh, medyo talagang magabang itsura niyan eh. Medyo yung pananamit nila, ano eh, pang mayaman talaga eh. Hindi sila yung nagdadamit na ano eh. Tsaka ano, yung ibang mayaman din sa Pilipinas, hindi lang mayaman, mayabang pa. ganyan, iba, yung iba, pero yung iba mababait naman. Mayroong mga talagang professional na mayayaman na ano eh. Although talagang pangmayaman suot nila, pero yung estado nila, hindi nila ganun tinataas. Mas ano pa rin sila, nagpapakababa pa rin sila. Yung iba, pero iba talaga, karamihan, ano eh, mayabang eh. Man ay parang normal na tao lang. At tulad ng iba, nagbibigay rin siya ng tulong sa mga charity. Number 1, Microsoft founder Bill Gates, ang pinakamayamang tao sa bansang Amerika. At matagal na ding kaibigan ni Warren Buffett. Mayroon nga siyang mga mamahaling kotse at mga bahay, pero hindi nito matatago ang kanyang pagkakuripot. Si Bill Gates ay mas pinipili pa rin hindi umarkila ng mga mamahaling upuan sa mga paliparan kahit na sa mga malaking business deal na kanyang pinupuntahan. At sa isang event na siya ang speaker, ipinakita niya rin na ang kanyang relo na suot ay nagkakahalaga lamang ng $10 o katumbas ng 500 pesos. At tulad ng iba, mahilig din siyang mag-donate sa mga charity at nangakong ibibigay ang kabuuang kalahating yaman niya para sa mga ito. Tulad ni Warren Buffett, sa McDonald's din ang punta niya imbis sa mga mamahaling restaurant kapag siya ay nagugutom. Nung minsan nagsulat siya sa kanyang kaibigan, binalikan niya ang kanyang nakaraan kung saan sila ay nagkasabay bumili sa isang McDonald's shop sa bansang Hong Kong. At ito ang malupit, ginamitan pa niya ng McDonald's coupon ng kanyang pagbili para daw siyempre kahit konti makatipid. Ikaw, anong mga bagay ang bibilhin mo kung sa pagdating ng panahon ay ikaw ay maging mayaman? I-comment mo ito sa baba. Nakikita mo ba ang dalawang picture sa iyong screen? Sa bandang kaliwa, tinalakay ko ang top 5 magic tricks na pumalpak at sa kanan naman ay pinag-usapan natin ang 5 patunay na may pera sa basura. At ayun na nga, maraming salamat sa panonood and as always, thank you so much for watching. Goodbye! Alright, mga kabantay, yun ang video ni Kaalaman, mga kabantay. And siguro, ito ang masasabi ko sa ano to, sa video ni Kaalaman is para sa kanila siguro, no, tama lang na yung kalahati ng yaman nila is ibigay na lang nila sa charity. O mas malaki pa, di ba? Mas malaki pa. Kasi kapag namatay ka, kabantay, na totoo lang, hindi mo naman masama sa hukay mo yan eh. Pag namatay ka, wala na. Patay ka na talaga. Although, hindi ko alam kung anong thinking nila, bakit ano, kung naniniwala ba sila sa Diyos o hindi, pero nagbibigay sila sa mga mahihirap. Hindi natin alam kasi kahit na nagbibigay ka sa mahihirap, mga kabantay. Tapos hindi ka naman tumatanggap sa Diyos, hindi mo tinatanggap si Kristo bilang tagapagligtas, wala rin. Nonsense yun. Kahit pa gano'ng kabuti sa mundong to, tapos hindi ka naman tumatanggap kay Kristo, wala rin. Diba? So yun lang ang aking opinion doon, mga kabantay. And sana'y nagustuhan yung ating review and reaction. And this RG is in the house. God bless po sa inyong lahat. Happy New Year. Alright? Peace.